Tila bumabaliktad na ngayon ang serye para sa Brooklyn Nets. Matapos lumamang ng 2-0 kontra Milwaukee Bucks, ay tabla na ito ngayon at meron pang twist na kahit sinong NBA fan, mapakalaban man o hindi, ay hindi siyempre gugustuhin makakita ng may mangyaring ganito sa isang manlalaro. Sa kalagitnaan ng second quarter ng Game 4, nabagsakan ni Kyrie ang paa ni Giannis. Dahilan para masaktan nito ang kanyang ankle. Hindi kaagad nakabangon nun si Kyrie at kalaunan ay sinabi rin hindi na siya makababalik pa sa laro. This is really a huge blow para sa Brooklyn Nets. Kahit sa Game 5 lang mawala si na Irving at Harden, delikado sila nun dahil kung sakaling matalo na naman sila ng Bucks. Game 6 sa Milwaukee na ulit ang court at considering na 2-0 ang Bucks sa home, mataas ang kumpiyansa nila nun para matapos na ang serye. So dalawa na lang yan for KD. It's either merong bumalik na at least isa kina Harden at Irving sa Game 5 na sa ngayon ay merong pangkalabu ang mangyari, o mag-take over si Durant at i-lead ang team niya sa panalo despite na wala ang dalawa sa Big 3 nila. Must win ang Game 5 para sa Brooklyn Nets dahil ayaw mong mapunta sa mga tough situations as much as possible. Kung matalo sila ron, dalawang do or die game ang kailangan nilang ipanalo just to win the series against Bucks. Wika ni Steve Nash, negative naman ang x-rays. May kagandahan balita, pero may ibang testing pa raw na gagawin kay Kyrie para makasigurado. So, we don't really know yet if makakabalik pa ba siya sa serye or not. Though kung high ankle sprain to, malamang out na siya sa series. Galing pa rin kay Coach Nash, hindi naman daw maaapektuhan ng kaso ni Kyrie ang timetable ng pagbabalik ni Harden. Hindi raw nila mamadaliin si The Beard dahil lang nasaktan si Kyrie. Dahil baka mas lumala pa yung problema nila, di ba? Tandaan, na-re-injure lang ni Harden tong hamstring niya. Ito ang reason kaya na-miss niya ang 20 sa mga laro ng Nets this season. Kaya mahirap pilitin, lalo may chance pa naman sila na makalayo pa sa playoffs kung saan mas kakailanganin nila ang healthy na Harden. Pero yun nga ay kumalampasan nila sa East Semis ang Milwaukee Bucks. So kung hindi nga makapaglaro si na Kyrie at James Harden sa Game 5, mabigat ang bubuhati ni Kevin Durant. Nasa kanya ang pressure ngayon sa Nets. Bukod pa sa mga injuries, sa huling dalawang laro, sobrang ganda ng depensa ng Bucks. Game 1 to 2, nag-average ng 120 points ang Nets, pero simula Game 2 to 4, 89.5 points a game na lamang. Around 25% ang nabawas at isa pa sa mga panalo nila ay healthy si Irving. Si PJ Tucker patuloy rin ang maganda at physical na depensa kay Kevin Durant. Buong laro, tumikada lang si KD ng 9 of 25 sa field at 1 of 8 sa labas. Sobrang baba niyan considering na si KD itong pinag-uusapan natin. Isa pang problema ni Durant papuntang Game 5 kung sakaling niyang wala si Harden at Irving ay ang tulong mula sa kanyang mga teammates. Sa Game 4, bukod sa kanila ni Kyrie, wala na sa Brooklyn Nets ang nakapag-double digit sa puntos. Walang nag-step up. Yung tatlo sa limang leading scorers ng Nets sa unang dalawang panalo nila, bumagsak din ang produksyon sa mga next games eh. Si Joe Harris, from averaging 16 points, bumaba ng 5.5 points a game. Blake Griffin, mula 12.5 points to 6.5 points. At Mike James, from 11 points to 3.5 points per game. Yan yung question ngayon papuntang Game 5. Sino ang tutulong kay Kevin Durant kung wala si na Harden at Irving? Pinaka-namiss nila si Joe Harris eh, at kailangan bumalik na siya next game. Sa last two losses nila, he only shot 4 of 19 sa field at 3 of 13 sa labas. Isa pa yung pagkawala ng kanilang primary point guard. Sino magtatawid? Sino nang gagawa ng plays para sa team? Sigurado talagang tataas ang load ng trabaho ni Durant. Masahawakan niya ang bola ng mas madalas kumpara sa kompleto sila ng Big 3. Mas mahirap na rin gumalaw without the ball dahil konti na lamang ang focus sa depensa ng Bucks. Pinipisikal at inaasawa rin siya ni Tucker kaya ang laking challenge nito para kay Kevin Durant. Time to take over na para buhati ng Nets. But can he do it? Abangan natin. Sa ngayon, mahirap nang hulaan kung sino ang mananalo sa serye dahil sa mga injuries at recent adjustments ng Bucks. Pero ngayon posibleng ang out si na Kyrie at Harden at least sa Game 5 ha, probably lamado ang Bucks on paper next game. But let's see. Again, mahirap pang masabi. Ang mga bala ng Bucks sa susunod ng mga laro ay ang kanilang depensa at si Giannis Antetokounmpo na hindi mapigilan ng Nets offensively. Sa huling dalawang games, he averaged 33.5 points, 13 rebounds on 49.1% shooting. Suporta rin si Middleton with 27 points a game. Sa Nets, malaking tulong sa kanila ang home court advantage at kailangang mag-capitalize sila ron. Sa kanilang court, maganda ang shooting nila Joe Harris, Blake Griffin, Bruce Brown at Mike James. So, kung ikaw sa Nets, aasa ka na mag-step up ang mga ito para tulungan si KD sa Barclays Center. Pero speaking of KD, huwag din nating alisin ang posibilidad na baka pumutok to at mag-drop ng 30 to 40 points kung totoo mang hindi maglalaro sa Game 5 sina Irving at Harden. Pero sa ngayon, anything is possible. Tignan na lang natin sa Game 5 kung may magbabalik ba o it is what it is na para sa Brooklyn Nets.
Naging interesting ang serya na ito. Yung Milwaukee Bucks naka-recover din mula sa 2-0 deficit at yung mga adjustments nila ay naging malaking tulong para sa comeback na ito. So syempre nakakalungkot lang talaga na makakita pa rin na may mga na-injured na mga players. Sana wala nang sumunod this season. Yon, ikaw pare ko eh. Kanino ka sa serya na ito? Tingin mo ba ay makakaganti pa ang Nets? O itutuloy-tuloy na ito ng Bucks? I-commento lamang yan sa ibaba. I-like na rin ang video bilang suporta. Mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko eh. Bye-bye.